sa mga headlines. Community outreach program isinagawa sa sitio Tapayanon, Kapalok, Davao del Norte. Relief operations sa mga naapektuhan ni Bagyong Paeng sa UPI Maguindanao, inilunsan. Trabo Buster Company ng 48IB, itinalagang OPCON unit ng 4ID na tutulong masugpo ang natitirang NPA sa North Central Mindanao. At 73rd IB, nakiisa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng probinsya ng Davao Occidental. Tutok na sa Aguila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Mahigit 1,000 indigenous peoples mula sa Ata Manobo Tribe sa sitio Tapayanon, Kapalong, Davao del Norte ang nakabenepisyo sa isinagawang community outreach program. Nagpapasalamat naman ang IP community sa patuloy ng pagpasok ng pamahalaan sa kanilang lugar. Si Aguila Trooper Mark Lim sa detalye. Matarik at maputik na daanan ang iyong tatahakin bago maabot ang isa sa mga pinakamalayong komunidad sa probinsya ng Davao del Norte na tahanan sa higit 600 mga indigenous peoples na Atamanobo, ang Sitio Mundol. Matapos ang 3 oras na biyahe mula sa Patag ng Asunsyon, naabot rin ng mga kasundaluhan ng 10th Infantry Army Division kasama ang 101st Infantry Brigade, 6TIE at lokal na gobyerno ng Kapalong ang Sitio Mundol, Barangay Kupitan para sa 2 araw na outreach program noong Nobyembre 7 hanggang 8 taong kasalukuyan. Malugod na pagtanggap naman ang bumungad sa mga Aguila Troopers sa pagdating nito na sinalubong ng mga datu ng lugar na pinangungunahan ni Datu Bansing Balanban. Higit 1,000 residente hindi lamang ng Sitio Mundol maging ang mga karating sitio ang nakabenepisyo sa isinagawang community outreach program sa loob ng Tapayanon Elementary School. Libreng gamot, kupit, konsultasyon, dental care, tuli, COVID vaccination at maging minor surgery ang hatid ng naturang outreach program. Nakatanggap rin ang mga residente ng Sitio Mundol ng food packs, sinelas, hygiene kits at damit mula sa mga partner stakeholders na sinundan ng tree planting activity at birth registration. Nakilahok rin sa programa ang 7th Air Reserve Center, My Father's House Incorporated at mga guro ng Tapayanon Elementary School. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Kapalang Municipal Mayor Maria Teresa Timbol sa tulong na hatid ng kasundaluhan at iba pang nakiisa sa programa. So mga daghatag serbisyo gidala dere sa atong army. So hinaot no nga kita dere wa nay luna kang mobalik ang kasamo labi na wayo ko sa atong mga dato kung aduna pa may magsamok-samok dere kauban ninyo dati sa pikas mga NPA ipebalo ninyo nga dili na mo gusto kay malinawan na ang pagpuyo naa ang gobyerno dere nag-atiman sa atong tanan. Ayon naman kay Major General Velasco Mbin, Commander 10ID, na ipagpapatuloy ng Aguila Division ang pagbabantay at paghahatid ng tulong sa Sitio Mundol kasama ang gobyerno. Ang inyong mga kasundaluhan magpabilin o pagpadayon nga magprotektar sa kalinaw alang sa kalampuan sa atong komunidad. Kami magahangyo nga kamo magpabilin nga magsuporta o katimbayayong sa 10th Infantry Aguila Division alang sa pagkapot sa atong tumong sa kaayuhan ni ining atong komunidad. Samantala, samutsaring tulong pa ang paparating sa Sitio Mundol, kagaya ng solar lights, patubig at ang formal na turnover ng daang-daang pabahay sa naturang sitio. Taus-pusong pasasalamat naman ang batid ng tribal leader na si Datu Balanban sa pagdating ng tulong sa kanilang komunidad. Daghang salamat sa inyong pagbisita inhi sa amo ha. Aron makabalik-balik mo, aron ipasalamatan na mo, ngami-anami sa kahusay kalinaw.
Malaking tagumpay na may tuturing ang pagbagsak ng teroristang grupong CPP-NPA sa buong rehiyon, ngunit ang sayang hatid nito ay may mas malalim na kahulugan para sa mga residente ng Sitio Mundol matapos makalaya sa ilang taong paggambala at pagyatak ng NPA sa kanilang karapatang magkaroon ng buhay na maunlad at payapa. Martin para sa Aguila News Network. Naglunsad ng relief operations sa mga naapektuhan ni Bagyong Paeng sa UPI, Maguindanao, ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, kasama ang mga former rebels at partner stakeholders, kung saan namahagi sila ng mga pangunahing pangangailangan at iba pang klase ng suporta upang agad na matulungan ang ating mga kababayan na naapektuhan ng sakuna. Si Aguila Trooper Sheldane Mahinay sa detalye. Bakas ang tuwa sa mukha ng mga residente ng Barangay Noro, poblasyon sa UPI, Maguindanao, matapos makatanggap ng mga karagdagang ayuda sa sinagawang relief operations ng 10th Infantry Aguila Division noong ika-5 ng Nobyembre. Matatanda ang isinilalim sa State of Calamity ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Government ang buong rehiyon matapos bahain at nagdulot ng malaking pinsala hatid ni Bagyong Paeng. Naano din po talaga yung bahay nila, ma'am. Kaya magiging emotionally talaga siya, ma'am. Sa tulong ng iba't ibang organisasyon, ay tagumpay na pamahagi ang mga damit, pagkain, tubig, mga tsinelas at hygiene kits na buong pusong ibinahagi ng mga individual at organisasyon mula sa loob at labas ng bansa. Ito po, nagpapasalamat po ako sa mga nagbibigay ng tulong dito sa amin, sa evacuation center, lalo na po sa mga kasundaluhan natin na nagbibigay ng suporta. Ito lang po ang masasabi ko po, kahit kanino po, maraming salamat po sa mga suporta na darating sa amin. Ipinaabot naman ni Commander 10ID Major General Nolasco A. Mimpin ang kanyang sipadya sa mga nasalanta ng bagyo. Pinasalamatan din niya ang mga naging bahagi ng nasabing operasyon. Sa ngayon, unti-unti nang bumabangon ang mga residente ng Maguindanao habang patuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno at mga kababayan sa mga biktima ng bagyo. Sheldane Mahinay para sa Aguila News Network. Isinagawa ang send-off ceremony ng Bravo Buster Company ng 48IB na madedeploy sa Malaybalay Bukidnon bilang Operational Control o OPCON Unit sa ilalim ng 403rd Brigade, 4th Infantry Diamond Division na tutulong masugpo ang mga natitirang elemento ng North Central Mindanao Regional Committee. Si Aguila Trooper Crian Fontanoza sa detalye. Nagsagawa ng send-off ceremony ang 48 Infantry Guardians Battalion sa Barangay Korporasyon Lupon, Davao Oriental, kaugnay sa deployment ng Bravo Company na magiging operational control ng 403rd Brigade 4th ID sa bayan ng Malaybalay, Bukidnon. Matapos ang 4 na buwan na pananatili sa istasyon nila sa Barangay Magnagapantukan, Davao de Oro, ay naatasan sila na lumipat upang tumulong sa pagsugpo sa mga natitirang elemento ng Guerrilla Fronts of Northern Central Mindanao Regional Committee o NCMRC at matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Bilang isang company commander, binigyan niya ako ng tiwala na dadaling ko yung buong trupa ko na Bravo Buster Company sa nama OPCON sa Task Force Diamond para makatulong sa campaign ng 403rd Brigade. Nagbigay din ng suporta at pasasalamat ang Municipal Mayor ng Pantukan sa Bravo Company ng 48IB sa kanilang pagbigay ng serbisyo at seguridad sa kaligtasan ng publiko at naging bahagi sa pagkakadeklara bilang insurgency free sa probinsya ng Davao de Oro. Maraming salamat po sa ating kasundaluhan, lalong-lalo na sa Bravo Company, sa pangunguna ni First Lieutenant Bidico, no, na nakatalaga sa Barangay Magnaga. So, sa pamamagitan niyan, magpapasalamat po ang buong Pantukenyo na sa panahon na kayo nandito, na nagtagumpay po tayo sa katahimikan at kapayapaan ng aming lungsod, no? Sa paglisan po ng Bravo Company, na baon niyo po ang aming tiwala at respeto, na naway marami pa kayong lungsod na matulungan para ipamalas ang kapayapaan at katahimikan sa mga nakatira sa bawat bayan. Kasabay din na isinagawa ang pagtatalaga
ng bagong First Sergeant ng Bravo Company na siyang magpapatuloy sa gagampanang tungkulin at magdadala sa mga tropa sa bayan ng Bukidnon. Malaki ang magiging kontribusyon ng pag-deploy sa kanila sa bayan ng Bukidnon upang tumulong sa pagsugpo sa mga natitirang elemento ng NCMRC. Panibagong hamon ito para sa kanila, ngunit nangangako naman sila na gagawin ang lahat sa ngalan ng serbisyo na tuluyang makamta ng inaasam ng mga mamamayan na kapayapaan at tuluyang mawakasan ang insurhensiya sa bayan ng Bukidnon. Crian Fontanoza para sa Aguila News Network. Nakiisang mga kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion sa pagdiriwang ng ikapitong taong anibersaryo ng probinsya ng Davao Occidental, kung saan highlight sa okasyon ang Paugnat Sports Fest 2022, Kulay Aliw, Color Fun Run at marami pang iba. Si Aguila Trooper Johnson Militado sa detalye. Sinalubong ng malakas na hiyaw, tili at excitement ang pag-arangkada ng Paugnat Sport Fest 2022 sa Malita, Davao Occidental noong October 22 hanggang October 28, 2022. Ang sporting event ang pambungad na aktibidad sa pagbubukas ng selebrasyon sa ikapitong taong anibersaryo ng probinsya ng Davao Occidental. Nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad gaya ng paligsahan sa sayaw, Kulay Aliw Color Fun Run na dinaluhan din ng ating kasundaluhan at mga live band tuwing gabi. Kaya dahil dito, hindi matatawaran ang saya ng mga pumunta sa opening ceremony. Bukod sa tagisan ng lakas, highlight din sa okasyon ang isinagawang display ng mga modernong armas at mga kagamitan ng kasundaluhan at mga produkto ng mga People's Organization sa ginanap na Agri-Trade Fair. Namahagi rin ng leaflets ang neutralizer troopers sa publiko patungkol sa Army recruitment process kasama ang mascot na si Sergeant Makatao na kinagigiliwan ng karamihan. Sa temang Strengthening Foundation for Stability Towards Expansive Opportunities, sinisiguro ng 73rd IB sa publiko na patuloy na makikipagtulungan ang kasundaluhan sa lahat ng peace-building efforts and initiative mula sa provincial government, pababa sa municipal government, iba't ibang ahensya ng gobyerno, at maging ang local stakeholders alinsunod sa sistema sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Nakita na ko ang inyong suporta. Kaya siya ka magpakaisunan. Kaya nagsuporta nga dilig ganit mandatory. Matapos maideklara ang probinsya ng insurgency free noong 18 ng Agosto 2022, puspusan ngayon ang pagtatapos sa medical and health facility sa lugar, natitirang road infrastructure, paglalatag sa konsepto ng sa faith tourism at ang pagpapanatili ng peace and order situation sa probinsya sa tulong ng walang tulugang pagbabantay sa area of operation ng kasundaluhan katuwang ang pulisya. Mula rito sa probinsya ng Davao Occidental, Johnson Militado para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.